Hello guys, welcome back to our YouTube channel. In this video guys, ituturo ko sa inyo or i-vlog natin yung mga gamit ko dito guys sa ating workstation. So bali simpleng setup lang ito sa mga gusto pong mag repair ng board level. So ito po recommend kong item at explain ko sa inyo ano yung mga gamit ko at ba't itong mga pinili ko. Siyempre bago tayo dyan na guys, no, please consider to subscribe na po sa ating YouTube channel. So ito po ang ating YouTube channel. Ayan po yun, Just Enzo. Please i-subscribe nyo na lang po. Sa Facebook page po natin yan, search nyo lang ang pangalan Just Enzo. Lalabas po yan. So ayan po, ito nyo. So naka dual screen monitor po tayo. So tara, simulan na natin. So una, dito muna tayo sa bandang kaliwa. So ito yung mga gamit ko guys. Sa ayan, ito pala ang hot air ko. Ang hot air na gamit ko ay Sugon 2090. Ayan. Ang kagandahan nito guys is mas mura siya kaysa sa Quick 2008. So ang Quick 2008 is around 4,000, pero itong Sugon guys, mabibili mo sa Lazada mga 2,000 plus. So ang kagandahan nito, ayan, nakikita nyo ito. Once na inano nyo itong analog na ito, nakikita nyo nagbabago dito. Ayan yung air. Para sa timpla ng hangin, ito naman sa init. Diba? Kung anong gusto nyo yung temp. Diba? Ito naman guys is memory nya. Kung ano yung mga nakasave. Ito is 100, 300, 400. Tapos ito yung timpla ng hangin. Tsaka automatic sleep din siya guys. Once na inangat mo, gagano na siya. Ayan, nakita nyo maangat. So ayan yan. So ito yung ginagamit ko sa mga pangtanggal ng mga MOSFET, IC, SIO at iba't ibang pang mga component ng laptop. So ito, kapag nilagay mo siya dyan, makikita nyo automatic nagbababa siya. So automatic sleep siya. So guys, dito naman tayo, dako tayo sa isang hot air. So ito pala ay kay isa aking isang mentor na si Sir Junji. Kung mapapanood mo ito, shoutout sa Sir Junji Sipin. So meron siyang shop dyan sa Las Piñas. Partner sila na Slotted sa mga GPU and laptop MacBook. Ito naman guys is hindi yata nakasaksak. Ito guys, bihira ko lang to gamitin. So ito ay galing sa kanya. Ayan. So extra ko na lang to guys if ever bumigay ito or ito. Diba pag yung biglaang nasira, extra tayo pamalit. So ito maganda rin siya gamitin sa mga matitigas sa mga GPU. Analog lang yun. Ano ba mga Jensen. So ngayon dito tayo sa yung latest na ano natin na nabiling tools. Itong Sugon T26. So ayan po. So pag tinanggal natin, makita nyo, iinit agad sya. Ayan. So nakana sa 380. Ngayon kapag ginano natin dyan dito, ito nyo, pag dinikit ko dito, nag-automatic sleep agad sya. So ayan siya. Ito nga sabi ko sa micro soldering siya bagay gamitin. So ni-next ko naman itong sa gitna na DC bench natin. Ito ang una natin DC bench power supply. So almost 2 years na rin dyan sa akin guys. So recommend ko po yan sa lahat ng gustong bibili ng DC bench. Ang sunshine po siya. So nabili ko siya that time total year 2020 mga nasa ano siya 27 sa Lazada. Sale pa siya. Eh search nyo lang yung Sunshine Power Supply 3000D. Heavy duty to guys, mabigat. At ito yung ano nya, analog sa voltage. Pag set ng voltage, ilang gusto nyo. And ampere. So bali, ginagamit nyo ngayon siya sa voltage injection. So ngayon, ang wire nya ganito. Ito ang setup ng wire ko. Ayan. Yung isang, yung ground, yung negative is naka alligator clip. Ayan, naka-alligator clip siya. Para doon sa mga, sa USB, para madali siya i-clip. Tapos, itong gagamitin nyo, yung red probe positive for injection. Diba, kung mag-inject ka ng 5 volts, diba? Magaganyan mo lang. So, ito ang setup niya. So, ngayon, dito naman tayo sa isang DC bench. Itong Yiwa 3000. Sa mga nagtatanong, marami nagko-comment, no, link to sa Lazada. Hindi ko po siya sa Lazada nabili, no, sa tao ko po mismo siya na ano,
nakuha. At as of now, wala silang stock. No po, wala silang stock. Nabili ko wala siya ng 4,000. Pero sa Lazada, around 5,000 yata ito to 6,000. Sa iba naman, pag sa ibang mga seller, mabibili mo siya ng 6,500. Around ano siya, lagi pataas, 5,000 to 6,500. So ito, nabili ko ng 4,000 sa tao. Brand new yan, guys. At yung ano niya, ito yung wire ko. Yan. Yan, para to sa mga DC. So ngayon, ito yung mga DC kit natin. Nakita niya yan. Yan. Apat na ganito. Mabibili mo rin sa Lazada yan. No? Lahat yan sa Lazada lang. Ilazada mo lang yan. Shoutout Lazada. Baka naman, sponsor. So yan. Makikita niyo ito yung sa gitna. Ito, MacBook yan. Hindi yan kasama. Another binili ko yan, guys. So yan yung tip ko para sa lahat ng laptop na. Yan. So, diba na review na rin natin ito. Meron, maganda siya dahil meron siyang automatic current overcurrent protection. Pag gusto mo i-disable, click mo lang, may inject mo na. Ngayon, kapag gusto mo pang protection mode, yan, naka-enable. Pag nakapula, enable yan. So, yan, pwede kang mag-set ng ilang, ano, kapag yan, 9 volts o 3 amperes. Yan, 24 volts. Dito tayo. Pag 19, sa laptop, yan, output mo lang. So, yan. Ayan ang mga gamit ko for injection and sa laptop DC bench. So ito naman sa tester Fluke 101. Yan. Mura lang to, mabibili nyo lang ng 2.5. Mura na lang siya ngayon eh. Dati 3,000 to. So ang kagandahan ng Fluke is accurate ang reading pagdating sa diode mode. So importante yung 0-0. I-diode mode natin. So naka-ohms pa siya. Ito ba siya? Ito. Yan. Pag dinikit natin yung probe natin, red probe, dalawang probe, so makita nyo yung reading is 000. Importante yan, guys, sa mga nagda-diagnose, lalo na sa mga MOSFET. Kasi kapag pag nag-read yan, guys, ng 0.50, ba hindi to, di ba 00, mayroong 50 sa dulo, ibig sabihin, leak yun, need nyo ng palitan. Kaya ang recommend ko sa inyo, gumamit, mag-invest kayo sa mga magagandang tester, yung accurate sa diode and ohms. So ngayon ang ohms, ito naman siya, kilo ohms. Naka-automatic na naman siya eh. Ang reading niya kapag short is ayan. Medyo mababa ang response niya. Ito lang ang disadvantage nito, na mabagal lang response niya pagdating sa ohms na reading. Yan, 0.9. Merong ibang ano, guys, na Fluke. Once na dinikit mo dito or ibang tester, pag dinikit mo yung dalawang probe is mabilis ang reading, 0. agad. 0.8. Ito medyo mabagal mo, nakita nyo yung jump. Ayan o, medyo na ano pa eh. Diba? So ayun naman siya. Ayun ang disadvantage nya pagdating. So pagdating sa diode, walang problema yung buzzer and voltage. Accurate yan. So ngayon, dito naman tayo sa ating screen. Mapapansin nyo, I'm using dual monitor. So ngayon, bakit tayo nag dual monitor? Number one purpose nito, ganito, guys. Tingnan nyo ha. Yan, diba? Nakita nyo? So, dito sa harapan, diba? Nagto-troubleshoot tayo dito sa ating table. Sa harapan natin is board view. Bawa, katulad nito. Kunyari, sa GPU. Ito walang GPU, yan. Magti-trace ka, ano yung mga signal tracing. Dito sa kabila, lapit ko lang. Yan. Itong gagamitin mo. Ngayon, pagdating yung bawa, may tinitrace ka ngayon yung data naman nun, di pagdating sa schematic, ito naman yun, diba? So ang purpose nya is para hindi ka na mag-altab-altab kung isang monitor lang, no? Kaya yun ang kagandahan, diba? Kung nakadalawa kayo, kita mo agad, dito ko lang titingin, titingin yung kutingin ka na lang, diba? Yan ang kaganda pag dual monitor. Ibang nga, guys, is tatlo pang eh. Nandun naman yung mga ano, may yung merong mga camera ang kanya lang binocular. Naka-trinocular sila. So ngayon, ito naman ang ating scope na binili ko sa aking mentor na si Mark Marcelino. Shout out sa iyo, sir. Kung mapapanood mo na ito, pero alam kong busy ka. So ngayon, experience ko sa inyo, ano bang itsura pag tumitingin kayo dyan. Ano yung ating gamay?
Siset ko muna, no? Ito ay galing sa dealer natin. Nangyari itong ice. So, ito. Tingnan nyo yung i-view nyo itong, ano. Yung...